Magandang gabi po sa inyong lahat. Papatuloy po tayo sa ating bahaginan sa diwa ng ating sama-samang pananampalataya at pagkilala sa mahalagang bahagi ng Diyos sa sandaling ito na mayroong pandemya. Father Andy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya. Sa pagsisimula po ng ating bahaginan ngayong gabi, nais ko po kayong anyayahan na ilagay ang ating mga sarili sa isang disposisyon ng kapayapaan ng puso at kalooban habang ating po pinakikinggan ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay nagtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ang ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanila mga kamay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagninilay sa diwa ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Sa kasalukuyang sitwasyon na atin pong hinaharap, napakahalaga po na tayo ay magpahayag ng mabuting balita. Sa isang mundo na mayroong mga kumakalat na iba't ibang balita, napakahalagang bahagi ng pananampalatay ang dapat nating maipahayag. At lagi po nating tatandaan na sa pagpapahayag ng mabuting balita, ito'y pwede nating magawa, o maaari nating magawa sa iba't ibang pamamaraan. Una, sa larangan po ng pagdadala sa ating mga sarili, sa ating puso at kalooban, sa diwa ng pakikipagtagpo sa Diyos sa panalangin at pagninilay sa mga salita ng Diyos at syempre po sa mga ebanghelyo. At ang bawat pagbabalik tanaw sa Ebanghelyo ay pagbabalik tanaw sa pagpapahalaga kay Jesus. At ang pagtungo kay Jesus ay laging isang karanasan ng ating pakikilakbay sa mga turo, aral at mga halimbawa na ipinakita ni Jesus. Kaya kapag tayo ay nagkakaroon ng araw-araw na pananalangin sa diwa ng pagninilay sa banal na Ebanghelyo, nagpapahayag ng buhay ni Kristo, nagagawa natin ding maipahayag ito. Una, sa ating mga sarili. Pangalawa, ang pagpapahayag ng mabuting balita ay sa larangan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Na bagamat tayo ay mayroong mga usaping binibigyan ng pangunawa sa kasalukuyan, huwag sanang mawawaglit sa ating isipan na kung paano tayo ay nagiging maalam sa mga nangyayari sa ating kapaligiran ay madala din natin kung paano tayo sinasabihan at paano tayo inaanyayahan ng Diyos na huwag mawawala ang mga salitang ipinahahayag sa mabuting balita. At anong mga salitang ito? Ang salita ng pag-ibig. Ang salita ng pag-unawa, pagpapatawad, kababaang loob, pagtanggap, pagpapakain, pagpapainom sa mga uhaw, pagpapagaling sa mga may sakit, pagdudulot ng buhay. Sa pagkakataon pong ito ay kukonekta po tayo sa ating magiging tagapagbahagi sa gabing ito. Siya po ay isang lingkod simbahan din po mula sa isang sambayanan na aming pinaglilingkuran at pinagmimisahan. Siya po ay walang iba kundi si Ate Marie Galit. At siya po ay naisip kong anyayahan sa gabing ito sapagkat siya po ay nagtatrabaho sa RITM o yung pong tinatawag na Research Institute for Tropical Medicine. At alam po natin na sa sitwasyon na ito na tayo ay umaharap sa hamon ng COVID-19, sila po yung exposed sa ganitong klaseng mga sitwasyon ng mga pasyente at ng mga taong nakahawaan
ng COVID-19. At sa pagkakataon po, ibabahagi niya sa atin ngayong gabi kung paano niya nakikita ang mga pangyayari nito at kung paano din niya nagagawang maiugnay ang pananampalataya natin sa Diyos sa liwanag ng itong mga sitwasyon. At bago po ang lahat ay magpapakilala po siya sa inyo. Ate Marie, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Pare Andy. Magandang gabi din po sa lahat ng ating mga kasama dito sa paglalakbay. Una po ay salamat sa inyong pagtanggap sa aming paanyaya ngayong gabi para makalakbay namin kayo sa online page sharing na ito. Sige po, Ate Marie, ang pagkakataon po ay nasa inyo na po para magpakilala at magbahagi ng inyong mga faith experiences during this pandemic. Sige po. Okay po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mariela Gabi, Marie. Pero pag sinabi ng Gabi, sila na nag-smile. Okay. Ako po ay ang coordinator ng aming pong chapel dito sa Springfield Bible School. Yung pong chapel na pinagpuntahan nila Father Nancy. Kami po ay nagpapasalamat sa mag-asawa dahil nakasama din po kami dyan sa Holy Land Pilgrimage. Nakasama rin po yung mga iba pong mga mananampalataya na kasama po namin doon. Kami po ay nasa Research Institute for Tropical Medicine, o RITM. At kami po ay nasa Reference Laboratory. So, pag sinabi po ng reference laboratory, ito po yung mga nag-detect ng mga specimens ng mga pasyente. So, iba-iba po yung laboratory sa RITM. Madami po. We have 13 reference laboratory. So, we are the national reference lab for infectious diseases. Pero, ngayon pong COVID, nawala yung iba-ibang reference lab, kundi iisang buong laboratorio na ang RITM. Kasi lahat kailangan magtulong-tulong para po matugunan yung dami ng mga pasyente, yung mga specimens ng pasyente na pumupunta po sa RITM. Yung nangyari po sa atin na pilgrimage, nung nandun tayo sa Holy Land, nung bago tayo umuwi, nagkakaroon na ng mga texting sa akin, yung mga staff namin, saying na, ano na sila, start na sila for COVID. Kasi kami ay nasa ibang laboratory, hindi virus ang hawak natin, kundi tuberculosis. Pero we need to share doon sa dami ng gagawin nila. So, nung una, bago tayo umalis, ang mga pagpaplano at that time, was we are the second liner. So pag sinabi po kasing fourth liners, meron niya first, second, third, and so on. Kumbaga, yung unang tatabak, yun yung may expertise sa virus niya. Tapos, sakalang yung second liner, kapag may dumadami na, so, ganun po yun. So, second liner lang po yung ating laboratory. But then, noong tayo ay nagpunta na, nandun na tayo sa, ano, sa Israel, ang mga text, ang mga messages ng staff was, ma'am, start na kami. So, ibig sabihin, heightened na, madami na. Tapos ng time na yun, Father, inisip ko, dapat nandun ako eh. Dapat kasama ako doon. Pero wala tayong since malayo tayo. So, I just keep on saying na, okay, lahat ang dapat gawin, mga SOP, lahat yung senior. Kasi po ako yung nasa quality assurance. So, dapat sunod lahat noong mga protocols para walang mangyari ang area. Pero nandun yung pata. Kasi, alam natin yung problema nitong virus na ito. Tapos, pagdating natin dito sa Pilipinas, na-quarantine tayo ng 14 days. So, may konting kiwag sa puso nito na dapat kasama ako doon kasi yun ang isa sa mga
sinumpaan namin tungkulin. Pero biglang napako kami sa loob ng bahay. Dalawa pa kami mag-asawa. And then, hopeless na time na yun, may part na depression din at my end. Kasi bukod sa iniisip ko yung sitwasyon sa RADM na dapat nakapatulong ako, dito sa bahay din, dahil meron akong baby, tapos meron din akong tate na si Alzheimer's, yung 14 days na nanatili tayo doon, hindi ko sila pwede puntahan. Hindi ko sila pwede hawakan. Talagang malayo pa rin. So talagang, ang feeling ko, ano ba ito? Sabang hinawakan niya tayo sa kamay, sa paa. And then at that time, yung 14 days na yun, ginugol pa talaga sa pag-reflect ng mga pangyayari. And nakatulong pa daw yung naging pilgrimage natin. Kasi, nung binilang ko yung mga pinuntahan lahat, para 34 different encounters with Christ. At every day, lahat ng pinuntahan natin is to it na makakapag-reflect mo para kahit pa paano mabuhay yung ating yung pag-asa dahil pag tinitignan ko yung email na dumarating sa amin, na-depress din ako. Tapos, napakabait din ang aking boss dahil imbis na i-boyden din niya ako dahil alam niya na dito na ako sa Pilipinas. Hindi niya na yung ibang emails, hindi niya na ipinasa sa akin. Kasi alam niya quarantine din ako, tapos may inaalaga din ako dito sa bahay. And so, mas na-devote ko yung time to reflect doon sa mga misa natin, sa mga prayers natin. And mas napapalari yung ugnayan sa Diyos na bakit ba ako nagpukuha ng ganito? Kaya alam ko naman na God is in control. Tapos every time na nagkakaroon tayo ng mga misa, na nag-chat tayo, lalo lumalakas yung ating pananampalataya na hindi tayo pababayaan ng Diyos. And true enough, after yung ating 14 days quarantine, yung husband ko, kailangan na niya mag-report. Kasi siya po yung talagang nasa laboratory. So kahit may agam-agam sa puso, pero dahil yan ay isa sa mga tinumpaan namin na paglilingkod sa kapwa. So pumunta siya. Pero ako, pinalagat ako mag-work from home. Tapos inisip ko, ano magagawa ko? Tapos dumarating pa yung mga may best friend ako na nag-positive sa COVID, na doktor, may mga kasamahan nga ko na yung mga ganun, may sakit na. So, ano ba rin yung gawin? So, I'm praying so hard. Then, biglang may email na dumating sa akin. And telling us, kasi dahil ang aming laboratory ay tuberculosis. Tapos meron kami isang machine na kayang mag-detect ng TB ng 2 hours. Ngayon, nung dumating si COVID, nakadiscovery din sila ng cartridge, yung ginagamit ko doon sa machine, na pwede kay COVID na 1 hour lang lalabas na yung son. And so, tapos biglang meron online conference in our boss, nasabi niya sa akin, may please join. So nung nandiyan ako, dun na lahat ng mga guidelines ng WHO, binasa na namin din. So ito pala yung gusto ng Lord, kahit nandiyan ka sa bahay, may magagawa ka. So I'm doing po mga review ng guidelines na siyang gagamitin at ginagamit ngayon ng DOH
para po sa mga recommendation, siguro po after this week, nadadating, lalabas na yan, sinasabi ko po na expert machine na magdi-detect po ng mas mabilis kaysa doon sa RT-PCR. And so, yun yung ginagawa ko ngayon na kahit hanggang dati nakakaroon kami ng concierge with yung AS para lang po dito kasi madali na sa Pilipinas. Bukas yung cartridges. I-accept na lang Pilipinas. And so, sa PIS po, ito yung gusto ko rin sa akin ng Lord. Kasi, kung nandun ako sa office, malamang nasa bench work ako, malamang yung ibang dapat i-consolidate ng mga data, ganyan, na dapat matulungan yung ibang, yung mga bonds namin, hindi magagawa niya. Tapos, habang nandito rin ako, I'm praying so hard every day for all the staff ng ATM para po ang sila lang pag-asa. Kasi nalaman natin this week, marami nang nag-panis yun sa panatayaan ATM. And natutuwa po ako sa dami ng mga messages na kumunta sa akin, nag-send sa akin, kumusta ka, kumusta na yun si Sherwin, kumusta na kayo. So even yung mga, noong unang panahon ko pang kaibigan, may high and low, so it really matters a lot na kahit ganun lang po, makikita mo na nag-sama-sama sa isang vitamin na lahat maging okay. Kaya po, yung every time na nagkakon tayo namin isa, every time na meron, pati yung mga reflections, kinishare ko din po, lalo na doon sa mga staff ng RITM, lalo na pag may nalalaman ako na nag-positive tiga nito. So, share the reflection, share the good news of the Lord, malalagpasan natin. So, in fact, kanina po, mayroon na rin news na amin, both internal pa lang siya, internal siya, yung some of the RAT na nag-positive or nag-negative, marami na sila po. Thanks be to God. And marami rin nagsasabi na maging nakikita po yung online masses na naglalagay ka na please prayer for RAT and staff. And maraming natutuwa sa kanila na at least may nagdadasal para sa amin. At ito maraming nagdadasal sa inyo. Kaya kasi pag nandoon ka sa paritigin, as what my husband said, iba yung anxiety level talaga. Kahit na alam nila ang biosafety practices. Pero dahil na sabi natin, ang talagang ay hindi na silikita, kaya mas mahilap siya labanan. At sabi ko nga, minsan kisyon din, alam mo, Daddy, tingin ko ito, spiritual yung laban natin eh. Hindi natin nakikita eh. Taming panalangin lamang ang pwede makastap ninyo o makasagin sa amin. So hanggang ngayon, Father, sa every night po sa inaming pamilya, kasama ang lahat ng mga frontliner, kasama lahat ng lalo na yung mga nasa medical care. Kasi alam namin, nakita namin kung paano ang hirap na ginagawa nila. Ang kanilang shifting hours po, 7 to 7. Meron pang nagtatrabaho ng halos 24 hours. Kasi kung minsan, hindi nakakarating pagdad yung kapalit para sa shifting. Dahil walang masakyan, dahil tinatanggihan ng mga sasakyan, magpunta. So, talagang may ibang staff na nasa 24 hours, tapos sa gabi, di duty ulit. Pero, makikita mo na kahit ganun pumapasok pa rin sila. It's in the service of the Filipino people and in the service of humankind. So, din dito po nakita yung sakit ng puso ng bawat isa para mag-share. Even si Sherwin din po, sabi niya sa akin, kasi ang dami na pong staff ng RAEM ngayon,
almost 1,000 plus na yung regular employees. And some of them, hindi namin nakikilala ng iba. Mga bagong dati na sila. Pero doon sa pag-duplicate nila, napa-duty niya yung mga hindi niya kilala. And sabi niya, sabi ni Lord, kilalanin mo daw. Sabi niya, sabi ni Lord, kilalanin mo na daw yung mga staff. And that's an opportunity then to bind together as one family of IHL. So yun po. Ganun yung experience sana niyo. At ganun din po, ina-appreciate ng bawat staff, ng bawat empleyado, lahat ng panalangin na ibinibigay natin sa kanila. Salamat Ate Marie, no? Abang nakikinig ako sa iyo, mga ilang bagay na sumasagin din sa aking isipan at sa aking pagninilay. Una, yung sinasabi mo na tayo ay nakikipaglaban sa isang virus na hindi natin nakikita, na malimit naman natin naririnig sa mga kapatid din natin na nasa larangan ng medisina, sa larangan ng tinatawag na pangangalaga sa kalusugan, at lalo na po sa inyo na mga nagtatrabaho sa RITM. Tapos nabanggit niyo po kanina na talagang parang mayroong tinatawag na sa battle na ito, talagang there's a spiritual dimension na kung tayo ay nakikipaglaban sa isang virus na hindi natin nakikita, ay tinutugunan din ng ebanghelyo sa ating pinagdinilayan ngayon na ang mabuting balita kapag naipahayag ay may kakayahang magpagaling ng karamdaman. At paano natin ito nararanasan? Not to spiritualize everything, pero sa totoo lang, ano ba ang ipinapangala, pinapahayag ng Ebanghelyo? Diba, pagtulong sa kapwa, pagmamalasakit, pagdadamayan, pag-iisip para sa kabutihang pangkalahatan, yung tinatawag na common good. Ang lahat ng ito, kapag ginaganap, merong naisasalbang buhay, merong nakakaranas ng kagalingan. No? Tapos sumunod sa sinabi niyo sa sumunod na pagninilay niyo. No? Nakita niyo po yung kaisahan ngayon ng RITM na noong wala namang ganitong kaso ng mga COVID-19 na ito. Parang hindi niyo nakikilala yung iba ninyong kasama doon. Pero may parang may uniting force. No? At ano nag-unite sa atin, di ba? Ang pagkakaisa, mga kapatid, Ate Marie, ay isang larawan ng pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya sa Panginoon, ang hangad ng pananampalataya ay pag-isahin tayo palagi sa ating puso at sa ating kalooban. Ito ang karanasan ng mga unang Kristiyano na nagawa nilang ipagbili kung anong mayroon sila, yung mga mayroon, at ibahagi para yung mga wala magkaroon. At ito'y pananampalataya. Ito rin ang ipinapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. At mula po sa karanasang ito, may sinasabi po sa atin ni Ate Maria, at nakikinig din po ako sa kanya, yung bang tayo ay namumuhay ng mayroong pag-iisip para sa kapakanan ng iba? Na hindi na ito dahil sa ikaw ay doktor, nurse, pari, lingkod bayan, gay vision, isang frontliner, kundi dahil sa tayo ay namumuhay ng may kasama, ng may kapwa, at ito ay mabuting balita. At sa mundong ito, hindi po tayo nag-iisa. Dahil kung namumuhay tayong mag-isa, ilalo na po, walang-wala. Baka nagkanya-kanya na po tayo. Ngayon po, alam po ninyo, no, nais ko ibahagi sa inyo. Kanina pa po, nagkakaroon kami ng problema ni Ate Marie sa connection. Naputol nga po tayo eh, no? Sana po lahat kayo nakatawid, no? Naputol yung ating, ano, sabi nga namin ni Ate Marie, mukhang hindi lang tayo, ano nga, kundi may mga spiritual battle tayong ginagawa. Pero alam niyo po, sa kabila ng lahat ngayon, I realize na uman, no? When we proclaim the gospel of the Lord, hindi lang ito sa larangan ng ating mga bibigo, ng ating labi. Bagkus, kapag nagagawa nating maipahayag ang salita ng Diyos, talagang may gumagaling dahil may nagmalasakit at nagmahal. May
mayroong tao na nagawa limutin ang kanyang sarili para umalali sa kanyang kapwa. Gumagaling. Kalawa, yung karanasan ng pagkakaisa. Another manifestation and expression ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Ikaw, ako, isa ang hangarin. Kaligtasan, kabutihan, magandang bunga ng ating mga pagsisika. Kaya, ngayon po, doon magpapapansin natin, Ate Marie, mga kapatid sa pananampalataya. Bagaman tayo ay nasa online faith sharing, mapapansin niyo po, mayroong pangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nangangaral siya sa bawat isa sa atin. Bakit nais ni Jesus na tayo'y magpahayag ng mabuting balita? Sapagkat ang pagpapahayag ng mabuting balita ay ang pagtataboy sa kalaban, pagtataboy sa demonyo, pagtataboy sa karamdaman, at pagdudulot ng kagalingan. Ate Marie, basahin po natin yung mga tao na nakikilakbay sa atin ngayong gabi. Hayaan niyo po na silipin po yung ating Facebook wall. No? Nawala po tayo kanina, lipat po ako sa kabila. Oo. Mga kapatid, sana po ay nakakasunod po tayo sa bahaginan. Gaya po na nasasabi ko sa inyo sa mga nagdaang araw, talaga pong may mga pagkakataon na dahil tayo po ay live, maging ang mga technical problems po ay live din. No? Pero syempre, sa kabila ng lahat, tayo po ay nagpapatuloy sa ating online faith sharing. Ngayon po, ititingnan ko po yung inyo po mga pakikibahagi at pakikilakbay sa atin ngayong gabi. No? Sama natin si Ate Julie Big na laging nakikilakbay sa atin. Si Ate Eloisa Manalo. Hello po, Father. Hello din po sa inyo. Si Ate Ami Canonizado, magandang gabi po sa inyo, Ate Ami. At si Ate Angie Marabal, nakasama din po namin ni Ate Marie sa Uniland, no? Na minsan na rin nakipagkakabahagi natin. Kasama din si Christina Almudial na lagi natin kasama din at galakbay. So, sa puntong ito, medyo kakaunti pa lamang po yung nakakasama natin. Siguro nga po dahil sa technical problem, pero ang ganda po ng ating pinag-uusapan at pinagbabahagi natin. Na sa tuwing tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon, nagagawa natin na maitaboy ang masamang espiritu at magdulot ng kagalingan sa mga taong may karamdaman. Mga kapatid, nawa po sa ganitong klaseng pagbabahagi na natin ay makapulot tayo ng mga inspirasyon at lakas natin para harapin ang pandemya ito. Nangungusap ang Diyos sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Nangungusap ang Diyos sa atin sa isang paraan na baka hindi natin inaasahan pero nagagawa nating maunawaan sa mata ng ating pananampalataya. Kaya ngayon po mapapansin nyo, bakit kailangan natin ng ganitong klaseng mga faith sharing? Kasi sa mundo natin ito, hindi lamang tayo natututo na makipagkapwa-tao sa larangan ng itinuturo ng psikolohiya o maging ng mga pangyayari sa ating kapaligid. Nagagawa natin umalik sa tunay na pakikipagkapwa-tao at pag-aangad ng mabuti sa ating kapwa kapag bumabalik tayo sa ipinapahayag ng Ebanghelyo. At anong ipinapahayag ng Ebanghelyo? Si Jesus. Si Jesus na namungusap sa bawat isa sa atin. Yung mga dumadagdag po sa ating kalakbay, Brother Ivan de Guzman, isa pong seminarista. Hello, Ivan. Kamusta sa inyo dyan? Si Kuya Tony Ortiz, kasama din po namin. Ngayon din ang kanyang asawa ni si Ate Ruby. Puro po mga kasama namin sa pilgrimage. Sabi po niya, hello Sister Marie and Sherwin. Keep safe and thank you for sharing. Nasa kabila po ng kaabalahan ni Ate Marie at Kuya Sherwin ay nandito po sila ngayon kasama natin at naninilay sa pananampalataya. Sama din po natin nakikilakbay kanina po bago tayo magsimula ng programa si Father Harold Arenal na siya pong ministry head namin sa social communications. At sabi ko nga sa kanya, Father, babatiin kita sa online page sharing. Father Harold, salamat sa iyong suporta, salamat sa iyong pakikilakbay at sa iyong pagsisika para din maipahayag ang mabuting balita sa larangan ng social media.
At sa lahat po ng ito, mga kapatid, nawa po ay huwag tayong magsawang magpahayag ng mabuting balita. Sa isang mundo, sa isang lipunan, na kumakalat ang tinatawag na fake news o hindi magandang mga balita dulot ng pagkakanya-kanya, pananamantala, korupsyon, at kawalan ng malasakit, mga kapatid, doon ang tamang panahon, yung sinasabi new normal, ang pamumuhay ng isang makabagong pamamaraan ng ordinaryong pamamaraan ng buhay o normal na paraan ng buhay ay yung bumalik tayo sa katotohan na ang Diyos na ating sinasampalatayan ay nagtuturo sa atin para mag-isip para sa pangkalahatang pabutihan. At ang ngayon pagkakataon mo para magbigay ng iyong mga huling pananalita sa mga taong nakikinig sa atin ngayon. Okay, Father, una sa lahat, nakita ko na magandang nangyari dito sa pandemya nito. Ito doon sa pag-aalag pa ng ating pananampalataya, pagkakaisa. Ganyan din, nagkakaroon din tayo na kahit na magulo na ang mundo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso. Lalo na kapag ka ating sinasabuhay, ating iniisip, isinasabuhay, at ito pinapahayag ang mga salita ng Diyos. And iniisip ko din na lahat ng ito'y malalagpasan natin ng may pagkatutok at dapat tayo magpasalamat sa Diyos sa biyaya ito ng pag-aalag pa rin at pananampalataya. Salamat po Ate Marie, no? At salamat din sa iyong pagdadala ng mabuting balita sa iyong mga kasamahan sa RITM. Alam po namin na hindi madali para sa inyo ang ganitong sitwasyon ng pagharap sa COVID-19. Kalaki pa nito ang inyong pakikiramay, syempre, sa mga tao na naapektuhan nito. Lalo na po kapag mayroong pumapanaw dulot ng ganitong klaseng pandemya. Nawa ko'y patuloy nyo rin iparating sa inyong mga kasamahan sa RITM na ang hanay po ng mga pari, mga seminarista, mga madre, mga lingkod simbahan ay nananalangin para sa inyong pong kaligtasan. At maraming salamat po sapagkat nagawa ninyong maipahayag ng mabuting balita sa isang konkretong pamamaraan at pagpapahayag ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Kaya nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos at biyayaan ng mga biyaya at grasya na inyong pinakailangan para magampanan niyo po ang ganitong klaseng misyon at bukasyon na magdadala po sa inyo patungo sa pakikipagkatupo sa kanya. Tapusin po natin ang ating bahaginan sa gabing ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Sama-sama po natin na ito ang ating pansin sa karanasan ng pagtingin sa Diyos bilang makapangyarihang tagapagpagaling sa ating mga karamdaman. At sa sitwasyon na ito na tayo ay nag-aalay ng oras at panahon para magbalik tanaw sa kanyang mahalagang bahagi sa buhay natin ay pagkatiwala natin ng ating bansa, ating bayan at ang buong mundo ay naisugatan at mayroong nararanasang pandemya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, sa gabing ito kami ay sama-sama na nagpapasalamat sa iyo. Maaring magpapaalam na naman kami sa isang araw, ngunit taglay namin sa gabing ito ang pag-asa at pananampalataya na kami ay gigising sa panibagong araw punong-puno ng positibong pananaw na aming paglalabanan at pagtatagumpayan ang pandemya na ito. Aming Ama, naway patuloy mo kaming dulutan ng mga biyaya at grasya na aming kinakailangan, lalo na sa mga sandali na kami ay pinanghihinaan ng kaluluwa. Dinadalangin namin sa iyo sa gabing ito ang lahat ng mga tao sa kanikaniyang mga tahanan, ng mga pamilya na nawa sa kabila ng limitasyon, sa kabila ng pagsasama-sama sa loob ng tahanan, sa kabila ng kahirapan, kagutuman at maraming mga pagsubok,
na nagsasalit-salita ay lagi kami kumapit sa iyo. Alam namin, Ama, na nandyan ka. Gaya ng ginanap mo sa pagsusugo sa iyong buntong na anak na si Jesus sa piling niya. Salamat sa Kanya sapagkat pinakita ng iyong anak na si Jesus sa amin kung paano dapat kami mabuhay sa mundo. Salamat sa mabuting balita na patuloy at patuloy na ipinapahayag hanggang sa kasalukuyan upang kami tumingin at bumalik sa isang taong landasin. Inadalangin namin sa iyo lahat ng mga frontliners, mga doktor, nurses, health workers, ang mga kapatid namin na naghahanap buhay sa mga ospital, sa RITM, at gayon din sa laraman at hanay ng mga lingkod bayan, mga lingkod simbahan, na nagsusumikap na maipaabot ang mabuting balita ng pag-ibig sa diwa ng pagmamalasakit sa aming kapwa. Layo mo po kami sa anumang kapamakan at karamdaman at lagi mong dulutan ng iyong mapagpagaling ng mga kamay at presensya ng kaligtas. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa pamamagitan ng Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ate Marie, maraming salamat po sa inyong pananahan at pakikibahagi sa amin sa gabing ito. Sa inyo po mga kapatid, lagi nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father, Randy Jesus po ang inyong palakbay sa pananampalataya. Sa panahong ito ng Pasko ng muling pagkabuhay kung saan meron po tayo pandemya nararanasan. God bless you. Good night.